Yun, magandang araw mga ma'am, mga sir. So, nandito po tayo para reviewin yung aking build bike na Speed 1 Destroyer. So, medyo natagalan bago natin na i-video. Pero actually, nabuo na siya mga bandang May yata or June. So, ngayon ko lang siya na nagkaroon ng time para i-video. Na nagamit na rin natin to sa trails. Nagpia-trails po tayo. Actually, majority ng gamit natin ito dito sa trails. Sinubukan natin to sa Mount Balagbag tsaka sa Vermosa Tribike Trail. Ayan po siya. So, 27.5R po tong bike na to. And, bali, majority ng parts nito nang galing sa aking Totem Cruiser na 27.5. So, balak pa rin buuin yung Totem Cruiser na yon. Pero siguro kapag nagka-budget. So actually, kaya ko siya binidyo na kasi iniisip ko kung ibibenta ko ba tong bike na to or yung road bike. Kaya pareho ko siyang gusto. But anyway, sige po, reviewin na natin. So dati ang bike na to, ang nakakabit sa mga parts na to or yung frame niya is Totem Cruiser. So pinalitan ko siya kasi nagustuhan ko mag-trail. So ang frame na gamit natin is Speed 1. Speed 1 Destroyer po siya. Ayan, Speed 1 Destroyer. Tapos, ang kanya pong spec is pang trail and enduro MTB frame. Tapos, ang kanyang rear spacing po is 12x148mm true axle po siya. Tapos, ang fork range na pwede mong gamitin dito since 27.5R siya is around 150mm to 170mm. Tapos, ang maximum chainring na pwedeng gamitin is 3060. Dropper ready na rin po siya, mamaya silipin natin. Tapos ang maximum tire size na pwede natin gabit is hanggang 2.8. Tapos internal cable ready na rin siya. So yun po yung initial spec tong nung frame. Tingnan natin yung close up picture niya. Okay? Sa frame po muna tayo, Speed 1 Destroyer. Ayan po siya, may nakalagay po na. Ayan, Speed 1 Destroyer. Tapos merong decals dito na do whatever you want. Tapos po ang size niya is small. Ayan, size small po siya ng Speed 1. Tapos may mga decals diyan, kaya ko nakikita. Sana nakikita 'yan. So may mga battle scars na po siya kasi ginagamit ko siya talaga sa trail. Though hindi naman kadalasan, minsan lang naman ako makapag-trail dahil busy rin ako sa work. Yan may mga may destroyer na nakalagay diyan. Tapos may nakasulat dito na sana nakikita lang, hindi makita, try natin yan. Yan, enduro, may nakalagay na enduro, do what you want, do whatever you want. So ayan po siya. Tapos punta tayo dito sa bali tapered na po siya. Meaning, hindi na po siya straight tube. Tapered na po ang kanyang head tube. Ayan. Tapos, ang mga ikinabit natin dito. Ay, oo nga pala. Dito pala pumapasok yung sa dropper post niya. Ayan. Nakikita nyo. Tapos, dito siya lalabas. Ayan, dito siya lalabas. Papunta dito. Tapos, yung mga shifter niya tsaka brake. Dito naman sa ilalim. Ayan. Yan sa ilalim siya lumalabas. Tapos meron na rin siyang pang chain guard. Ayan, may chain guard dito. Pwede niyo siyang kabitan. Okay? So, ang ginamit kong parts dito, majority nang galing sa Totem Cruiser. Pero, binawasan ko na rin siya eh. I mean, yung iba pinalitan ko. So, simula tayo dito. Ito, yung grip niya is sear grip. So, para sa akin, napaka-comfortable na ito. Kaya niretain ko siya. Hindi ko pinalitan. Here. Sana nakikita. Malambot po siya na silicone. Yan. Tapos, ang handlebar ko po is Sagmit. Sagmit Warrior. Tapos, yan. Para makita nyo. Meron siyang back sweep na negative 8 degrees. Tapos meron din siyang up sweep na negative 8 degrees. Tapos ang rise niya is around 40mm ata ang rise niya.
And ang diameter niya, clamping diameter niya is 31.8. Tapos po ang kinabit kong brake set dito is Shimano MT200. Ito yung gamit ko sa aking sa bike ni Missy saka sa Totem Cruiser din. Yan din. Medyo napaka reliable niya. Pero kung magte-trail ka, hardcore trail, I suggest mag-ano ka na po, yung Diori app na ano na brake set saka yung dual piston. Quad piston. Yun. Tapos meron ako ditong cat-eye bell, yun, para pag sa kalsada, kapag papunta sa trail. Tapos ang ginamit kong ang ginamit kong pang clamp sa ano is or stem is Weapon Savage ang ginamit ko. Tapos Ragusa ang headset na nakakabit. Tapos sa aking ano naman, sa aking fork naman, air fork, weapon Canon 35. So bakit ka nag-weapon? Eh daming chismax diyan na si Ryan na aksidente, mamatay ka daw diyan. Well, ang budget ko kasi noon nung binili ko siya is around 5,000 to 7,000 lang. So okay, maraming sabi nila si Ryan, pero tinignan ko kasi yung review nito, Weapon Canon S, and napakaganda ng review dito. So wala akong nakikitang issues na may namatay, may nabalian, may na-accident or whatsoever. Hindi kagaya ng sinasabi nila sa punta ka sa mga online groups sa FB. Marami na mamatay. Though, hindi ko siya ginagamit talaga na pang-jump. Minor trails lang talaga ako siya nagamit. So far, wala akong nagiging problema. Kahit yung rebound, yung adjuster, wala naman ako naging issue. Tapos, wala rin ako naging issue dun sa axle niya. So, okay. Overall, okay naman. Happy ako. Pero honestly, papalitan ko siya pag nagka-budget. Papalitan ko siya ng 150 to 170mm na travel na fork. So, hindi ko pa alam kung magra-Rockshox ako or yung Santor. Medyo makakita ko yung mga ganung brand. So, the reason bakit ako magpapalit, hindi dahil sa chismis na si Rhyme tong Weapon. Iniisip ko kasi na buhayin pa yung Totem Cruiser na MTB na pang bike-bike ko lang sa road. Okay, so yun po siya. Tapos ang rotors ko po, ayan, medyo kinakalawang 180mm po yung harap niyan, na 180mm SRAM po siya. Ayan, yan nakakita, ayan, SRAM po ang katak niya na 180mm. Tapos meron akong adapter dito na Sagmit para magkasya yung 180mm na rotor. So yun, ang dati kasi 60mm lang to. Tapos ang nakakabit kong sa front hub, Speed 1 Soldier Boost. A boost type nga pala to, itong Weapon Canon 35 na to. Boost type siya. So Speed 1 Soldier na boost type yung nakakabit dyan, kulay itim. Tapos ang spoke ko tsaka rayos is stainless na Sagmit. Tapos itong rim ko is U40, Weinmann U40, pero tinanggal ko yung sticker ng decals, ayaw ko kasi. Tapos ang tire ko is Maxxis Crossmark 2. Tapos 27.5, 2.1 yan yung tire size niya. 650B ang size. I hope na ayan yan. 60 PSI ang max niya. EXO. Tubeless ready. Actually, naka-tubeless setup ako dito sa aking Speed 1 Destroyer. Yan. Okay. Tapos, punta tayo dito sa itong saddle ko, ito pa rin yung stock ng Totem Cruiser. Ayan, hindi siya makikita eh, no? Ayan, stock pa rin yan ng Totem Cruiser. Tapos ang aking si tube is Weapon Savage yan natin. So Weapon Savage na nakakabit dito kasi nung binubuo ko to, hindi nagkasya yung binili yung stock na ano, stock si tube nung tawag ito, stock si tube na dati ko. Tapos yan lang ang available na kasha doon sa shop. Tapos pinalitan ko na rin to, yung seat post clamp coil. Hindi siya quick release, so 34.9M po yung size ng clamping size niya. Ayan, 34.9 millimeter.
hindi ako nag quick release kasi quick release quick knockout. Yun yung rason ko dun. Tapos sa crank naman, so ito pa rin yung crank send ko, si race blade. Wala naman ako nagiging problema dito. Though may nakita akong may nabasa ako na nabalian ng dito, nabali yung kanyang ano arm, crank arm. Wala pa naman ako nagiging problema. Wala pa. Tapos ang kanya is 70, ang Z-Race blade na to is 70-75 T6 CNC yung kanyang yung quality ng kanyang alu. Tapos 30-60 yan. Tapos sa pedal, Sagmit. Sagmit ang gamit ko. Ayan, kinakalawang na Delix yan kasi minsan yung pedal strike tatama sa paa natin, nakakasugat. So tetanus ang aabutin natin. Tapos yung chain ko, YBN yan. Actually series yan pero parang rebrand lang, YBN yung nakalagay sa chain. Tapos ito ang dating nakakabit dito na shifter tsaka RD shifter is yung galing sa tawag dito, yung galing sa aking Totem Cruiser na AX12 speed, pero pinalitan ko na siya, in-upgrade ko to SLX. Ayan, SLX na siya. SLX 12 speed na yung ano, yung kanyang shifter tsaka RD. Tapos M7100. Tapos dati ang nakakabit na cogs dito, set yan harap likod, is ano, speed 1 soldier na boost type na hubs. Pero pinalitan ko kasi pinalitan ko siya kasi nag-upgrade ako ng plato o ng tawag dito, sprocket ko. So, yung sprocket ko ngayon is ano na ulit, SLX M7100 na 51 teeth siya. Tapos ang aking shifter din is SLX din. Sana nakikita. Try nating i-adjust. Ayan, ayan SLX. Ayan, SLX siya. Ayan, SLX 12 speed. Eh medyo may makalawang na, hindi ko kasi nagamit ng ilang araw tas ay nang ilang buwan din, isang buwan din mahigit kasi naulan eh, hindi tayo makalabas, maputik. So ayan siya, SLX shifter, SLX cassette, SLX RD. I'm planning din na i-upgrade to yung aking crankset to SLX para itong gagamitin ko sa Totem Cruiser. Siguro pag nagkaluwag-luwag na kasi unexpected na buntis si Missy, so kailangan natin i-divert yung pants natin. Bali ang gamit ko nga palang hub dito sa rear hub is MT410B. Bakit MT410B hindi mo na lang ginamit yung isang kapares ng Speed 1? Kaya yun ang gamit ko kasi itong kaset ng SLX is microspline na. Ay yung Speed 1 na rear hub ko, hindi siya microspline. So, nagpalit din ako ng... Uy, kinalawang yung ano. Hindi ko lang nakita to ha. May kalawang yung ano, linisin. Kailangan linisin. Tapos, ang gamit kong rotors dito is Shimano RT54 ang gamit ko dyan. So, ano din siya. Hindi na siya bolt type eh. Tapos 160mm din siya. Tapos ano pa ba? So yun lang. Yun yung build ko dito sa aking Speed 1 Destroyer. Overall, napakaganda niya. Napakaswabe niyang i-ride lalo na sa trail. Though hindi ko pa natatry talaga siya sa hardcore na trail kasi hindi na yung skill level ko eh, medyo malayo. Iwan na natin yan sa mga bata. Pero nasasatisfy naman niya yung needs ko. Iniisip ko kung ibebenta ko siya or ibebenta ko yung road bike. Pareho kasi lang gusto kasi road bike is for long distance. Ito is pang trail. So parehas silang maganda, parehas kong gusto. Okay, one must go. Pero one must go. So yun po ang aking Speed 1 Destroyer build. Maraming salamat po. Kung may time po kayo, click po natin yung subscribe tsaka yung like button. Maraming salamat po and keep safe mga kababayan.